Hello guys, hello mga kalugar, mga Oragon. So, yan yung pupuntahan natin mamaya. Ayan, yung controversial na white, Manila White Sand Beach, yan yung pupuntahan natin mamaya. So, titingnan natin kung gaano talaga siya kaganda. And alam mo yun, yung mahawakan nyo, tapos matatapakan nyo. So, pupuntahan natin sa mamaya. So, pipila tayo ng medyo mahaba para lang ma-experience natin yung napapanood natin sa TV na yun nga, controversial na Manila White Sand Beach. So, see you guys around. So, ipapasyal namin kayo mamaya. Na my day natin yan eh. Sana kayo din. Ayabang. Ready? Tals. Sasakay pala yun. Sasalubi natin yan eh. Baka yun. Uy! Marali ka na. Kuya, palakpakan niya. Kuya, magkumakan. Alam natin guys, sinimulan lang doon sa parting yon yung pag-rehabilitate ng Manila Bay area, no? Pero parang hanggang dito ata yon i-rehabilitate din na itong area na to. Pero sinimulan lang nila doon, malapit sa US Embassy. Ayan. So makikita naman natin sa mga susunod na mga buwan, mga araw, yung development. So ito pa rin, part pa rin siya ng pagpapaganda ng ating Manila Bay. So ito guys yung part na Manila Bay pa rin. Ayan. So ito yung makikita yung mga bato-bato dyan. So usually ito yung umaharang sa ating ano, sa paghampas ng alon. Ayan. So ito pa yung hindi na rehabilitate. Ayan. At doon naman yung rehabilitate na. Hello guys, good morning. Ayan, so ngayon nandito tayo ngayon sa ano, sa Manila Bay. So bibisitahin natin yung napaka-controversial na White Sand Beach daw. Titingnan natin siya mamaya. So ayan yung pila, napakahaba ng pila niya guys. Ayun, so pagsasyagaan natin siyang pilahan para ipakita sa inyo yung ano, yung nangyayari dito sa Metro Manila, especially dito sa controversial na Manila White Sand Beach. So ang ganap doon pa yan sa dulo, ayan yung pila. So stay put lang kayo dyan guys and see you around. Dahil nga guys, medyo maraming tao yung gustong bumisita sa ating White Sand Beach. So halos wala na rin yung social distancing. Pero there are some effort naman. Ayan. There are some effort naman from our I think from the management, no? Na pinopromote pa rin nila yung social distancing talaga. So kaya ayun. Pero as you can see guys, parang hindi na rin talaga maiwasan na ano yun, na magdikit-dikit yung mga tao. Kasi ang dami-dami talaga itong ano, masaksihan yung ating White Sand Beach dito. Malapit na tayo guys sa entrance. Ilan ano na lang, ilang hakbang na lang siguro to, malapit na tayo. Ayan guys, papasok na tayo. Ayan guys, sa entrance sa wakas. Ayun, so ito na yung ano, yung sinasabi nilang White Sand Beach. Wow! Ito na siya guys! Ito na siya! Ganun siya kalawak! Ayan! So dahil limitado lang yung ating oras dito. So ayan guys, ito na yung ating ano, controversial na White Sand Beach na dolomite materials daw yung ginamit. So ito na siya. Ayan. So punta tayo doon sa ano,
tingnan natin doon sa dalampasigan. Yun yung gusto kong ma-witness dito. Kung talaga bang ano, kung talaga bang nag-i-erode siya. Ayan. So ito na yung hinahampas ng alon. Ayan. So medyo ano siya guys, medyo may white na color. Ano natin ha? Wow! Medyo ano ngayon ha, medyo walang amoy ang tubig. Walang mabahong amoy ngayon. Actually, hindi ko alam kung dahil sa panahon or sa hangin. Kaya wala ako naamoy na mabaho. Ayan, tsaka ang daming, actually ang daming isda, tilapia. Ayan, kung nakikita nyo guys, yung mga itinitim na yan, mga tilapia sila. Tilapiang isda. Ang dami. Grabe, bakit nandyan sila sa gilid? So, ayan guys. Tingnan natin yung ano ha, tingnan natin yung sand. Ito guys, hawakan natin yung ano. Oh, para siyang buhangin. Actually, para siyang buhangin guys. So, this is like ano, parang nasa sa amin, sa lugar namin, sa Bagasbas, sa Daet. Pero medyo ano siya nga, hindi siya yung parang pulbo. Yung ano niya, yung talc, yung kanyang pakaan na talc doon. Yung construction ng ano niya, na pagka dolomite o na pagka beach niya, white sand beach yung tawag dito, ayan. Wala siyang masyadong amoy guys, so ayan, so, ito si Mrs. Ayan, so ito yung kabuuan ng ating ano, white sand. Ayan. Kumusta mi? Anong masabi mo dito, nandito tayo? Ayan, actually yung ano guys, yung kabuuan daw nito is nasa 7,200 plus square meters yung kabuuan nito. Ayan. Ayan guys, dahil limitado lang yung ating oras, ayan, pinapasok na tayo. So ito lang guys yung kabuuan ng ating ano, white sand, Manila White Sand Beach dito. So ayan. So controversial siya pero kayo na ang bahalang humusga. Pero sa atin, sa pag-visit natin dito, yun pala yung guys, yung ano, yung US Embassy. So sa pag-visit natin dito, ayan, makita nyo na may improvement naman, may improvement talaga yung Manila Bay, no? May improvement. So ayun pa yung parte na siguro tatambakan pa rin nila. Ayun yung parte doon. So for almost an hour namin na pagpipila. So ayun. So personally, natatapakan natin siya. Nahawakan natin siya. Ayan guys. So hopefully nag-enjoy kayo sa aming ano, sa pamamasyal namin dito sa ano, sa Manila Bay White Sand Beach. Ayan. Salamat sir. Okay lang. Ayan. So ito yung batch namin na pinapalabas na ngayon. Ayan. I-ano lang natin yung ano, yung pagkakataon habang pinapalabas tayo. So definitely hindi pa siya, hindi pa pwedeng lumangoy. O syempre, bawal talagang lumangoy dito guys. Ayan. So ayan guys, palabas na kami ni Mami. So greetings sa inyo lahat dyan. Alas 8, alas 9 nata dito. Dahil pinapaalis na kami. Bye bye guys. Ayan. Ingat. So hopefully makabisita din kayo dito sa ating Manila Bay White Sand Beach. Ayan. Bye bye guys. Thank you guys, lagi silang may paalala. Ayan. Wear face mask always. Ito guys yung pila. Daming tao guys, gusto mo mapasok sa loob.
Ganun siya. So, ayun, syempre, dahil excited ng mga tao siguro, nawawala ang social distancing. At karamihan pa rin sa kanila, wala silang face shield. Face mask lang meron, pero walang face shield. So, hopefully, wala namang madagdag sa biktima ng ano, alam nyo na yun, di ba? Ayan. So, stay safe na lang, everyone. So, ayun guys, pauwi na kami ni Sis. Nasa kami ko pa yung Dolomite. Ayan, parang yung pila. Kanina, galing kami dyan. So, ganun siya kahabang pila. Pauwi na kami. Sa totoo lang guys, nung naglakad kami dito ni Mrs. na pauwi na kami, tapos nakikita namin ngayon yung karamihan tao. Sa totoo lang talaga, may takot kami. Alam mo yon, yung parang makakasalubong mo yung ibang tao na wala silang face shield. Face mask lang meron sila, kaya talagang nakakatakot. Pero ayun na, for the sake of gusto rin namin ma-witness yung controversial na White Sand Beach, kaya nag-ano kami ni Mrs., nag-try kami talaga na pumunta. So ito guys, yung dami ng tao dito ngayon sa Manila Bay. So ganyan siya, kadami. Ayan. Dito medyo may amoy yung tubig, no? Medyo kahit naka-face mask ako, may amoy siya. Pero nung pumunta tayo kanina doon sa ano, sa loob ng merong ano, white sand, parang wala masyadong amoy. Pero sa loob guys, marami siyang ano, maraming tilapia, parang malapit sa dalampasigan. Pero dito walang mga tilapia. Kasi halos nagkukumpulan sila doon sa loob. Makikita niyo naman sa video na malapit yung mga tilapia sa loob ng ano, dalampasigan. So ayun guys, nasa kamay ko pa rin yung ating ano, yung tawag ba dito, yung tinatawag nilang white sand o yung dolomite. Ayan pa rin siya, nasa kamay ko pa rin siya. So doon ako maghuhugas sa bahay na lang.